balita, kailangan na ng RFID daw bago makapasok. Kapag wala kang RFID, matitikita ka daw. Inaantok na rin ako pero kakayanin natin to. Ah, ayun o. Umangga sa bahay. December 16, tinamaan kami ng bagyong Odette sa Southern Leyte. Medyo may kalakihan ang nagawang destruction ni Odette sa amin. The whole province of Southern Leyte suffered from it. And isa yung barangay namin sa mas grabe. Nagtanong-tanong muna ako sa iba't ibang gasoline station kung 24 hours ba silang bukas. At lahat sila rinirecommend dito sa Shell daw, 24 hours silang bukas. So nandito kami ngayon sa Shell, Sorsogon. Nakausap ko yung manager nila, pwede ba kami makastay dito for ilang oras para lang matulog. At pumayag naman siya. Ngayon, dito muna kami magpapalipas ng gabi. Bukas na ulit natin i-continue yung journey. Tulog muna, or idlip muna tayo. Nakabukas yung engine at yung aircon. Nakabukas ka natin ang bar para lang sa aircon. Bali kung saan kami natulog, dito na rin kami magpapa-full tank ng diesel namin. Tapos diretsyalis na kami. First time namin nakita itong ulo ng ngayon. Tinagal-tagal. Sa paulit-ulit namin na pabalik-balik dito, ngayon lang namin nakita ito. First time namin. So dito sa Albay, meron na tayong mga obstacles na madadaanan, like yung mga railway. So magbantay-bantay kayo sa mga gilid-gilid kung merong signage na nakalagay na railway, kasi baka masiraan kayo if in case naka-high speed pala kayo. So ingat-ingat na lang sa daanan dito banda sa Albay. So kain muna kami dito sa may bulaluan banda. So ito yung order namin, Bicol Express bulalo. Happy wife, happy life. Bali ito, medium size, like 300 pesos. Ito 60 pesos.
So dito na kami ngayon sa Tagkawayan. Bali bumili lang kami ng ulam dito para dalhin namin dun sa bahay ng tita ko sa Santa Elena. Bali doon na rin kami kakain, maikiligo na lang rin kami para ma-refresh yung isip namin mag-asawa dahil nga sobrang stressful at nakakapagod na biyahe. Ngayon, nag-take out ako ng ulam na pwede namin makain. Pagkatapos namin maligo, diretso na kami, tuloy-tuloy na ulit hanggang Manila na. Inaantok na rin ako pero kakayanin natin to. Kaya sakto rin yung ma-refresh yung katawan ko habang naliligo. Dito na kami ngayon sa Timonan, sa Zigzag Road. Kaya pala hindi rin i-recommend ni Waze na dumaan dito kasi mas mapapatagal yung travel namin dahil nga sa may ginagawa palang kalsada dito. Meron palang mga sira-sirang kalsada na ginagawa, project na hindi pa natatapos ngayon. Kung gusto pa rin nila na makita yung view dito sa taas, pwede naman. Yun nga lang, medyo rough road dito ngayon. Bali, galing na kami sa Santa Elena, Camarines Norte. Sa tita ko, bali, nakaligo na kami, nakatoothbrush na kami, lahat. Nakakain na rin kami doon. Bali, medyo may pagka-stricto rin pala yung lugar nila kasi kailangan mong mag-register sa travel pass nila. Tapos, kailangan na vaccinated ka na bago ka makapasok. Kung wala, dapat mayroon kang RT-PCR. Ngayon, since vaccinated kami, pwede na kaming pumasok ng tuloy-tuloy after namin mag-register sa travel pass nila. Ngayon, dire-diretso na ulit kami papuntang Manila. Ngayon, meron kaming issue. Papunta ng Manila, sa mga balita, kailangan na ng RFID daw bago makapasok. Kapag wala kang RFID, matitikita ka daw. Meron naman din kami nakikita sa mga posts at comments na meron pa rin naman daw cash lane. So, hindi namin alam kung ano yung totoo. Siguro, doon malalaman namin kung ano ba talaga yung dapat namin gawin. Pero kung meron kaming pagkukunan ng RFID, kukuha kami. Titingnan natin ngayon kung anong kahihinatnan itong travel na to. Kung matitigitan ba kami or makakakuha ba kami ng RFID. Makikita natin mamaya. Mamaya magpapa-fuel up na tayo. Naubos ko na yung ginasolina ko galing doon sa Sorsogon. Dito yung pinakamura sa lahat ng gasoline na biyaheng Manila to Leyte. Tuloy-tuloy muna tayo ng biyahe. So, let's go! Dito na kami ngayon sa Sariaya, Quezon. Nagpa-diesel na kami ngayon. Ang price ng diesel dito is 53.9 sa fuel save yan. Gas is 60.8. Bali, hindi na nalalayo yung price niya sa Tacloban. Dati dito yung merong mga may kamurahan na fuel save. Ngayon, halos mataas-taas sila onte sa Tacloban. So, wala na akong ibang makita. So, dito na lang ako nagpa-diesel dahil na yung magagamit ko na rin to hanggang dun sa Manila.
Ngayon, nalagay ko is 33.7 liters for 1,820 pesos. Hindi na rin masama kung ikukumpara mo yung price dun sa pinalagay kong diesel sa Sorsogon. Hi guys! It's been a long time na bumalik kami sa pagbablog. And ito, tatry ulit namin. So, the last time if follower namin kayo or na napadaan kayo sa video namin, nag-vlog na kami noon from Paranaque papuntang Southern Leyte. So this time around, pabalik naman kami ng Paranaque. And we started, nag-travel kami noong January 29 ng 6 a.m. from Southern Leyte. So ngayon is already January 30 sa araw ng nakalipas. At hindi pa rin kami nakarating ng Manila. So as of now, nasa Candelaria pa kami ng 5:44 p.m. So, bakit nga ba kami ulit babalik ng Paranaque? So, kung nabalitaan nyo guys, nung December 16, tinamaan kami ng Bagyong Odette sa Southern Leyte. Medyo may kalakihan ang nagawang destruction ni Odette sa amin. The whole province of Southern Leyte suffered from it. And isa yung barangay namin sa mas grabe yung naging devastation ni Odette sa amin. So kaya kami pupunta muna ng Manila kasi unang-una hindi pa rin nare-restore yung kuryente namin. So from December 16 nag-start yung bagyo. So 17 wala na kaming kuryente up until today. So it's almost already 2 months. As of Soleco, which is yung electricity namin doon, it will take 3 to 4 months for them to fully restore the electricity for the whole province of Southern Leyte. However, ngayon, meron ng mga lugar na na-up na yung electricity nila, na ibalik na. Pero dun sa amin, sa San Juan, Southern Leyte, ay hindi pa rin. Lalungsod itself, okay na siya, pero the barangays where we live, wala pa rin. So dahil walang kuryente, mahirap para sa amin na magtrabaho. Dahil ang pinagkakitaan namin at ang trabaho namin ay purely na sa online business. So hindi pwedeng wala talaga kaming kuryente. Though may generator naman, hindi niya kaya talagang mag-up ng lahat ng appliances kasama na ng computer at yung mga devices na gamit namin. So hindi talaga kaya ng matagal pa or magtatagal pa kami ng setup. Secondly, wala kaming stable internet connection. So para magka-internet kami, pumupunta pa kami ng tabing dagat para makapagpasignal galing sa kabilang isla. What happened kasi is nasira lahat ng cell sites ng both Globe and Smart sa lugar namin. So up to now, inaayos pa rin nila and hindi pa siya fully functional. Minsan nagkakaroon, minsan hindi kasi pinapower nila yun through a generator. So wala talagang stable na naglalast ng buong araw. And another reason is the water. Though sa lugar namin na bumalik na yung water, but it took us almost 3 weeks para kami ulit magkaroon ng tubig. Kasi doon sa province namin, yung source of water namin are from running waters. Pagka inulan kami, malakas na ulan o binagyo, nawawala yung connection namin ng tubig. And I would also like to take this opportunity to thank those people na nag-donate po, hindi lang sa amin, kundi maging sa mga kabarangay namin na nagpaabot ng tulong nila. Hindi man directly to us, but to their other contacts or sa ibang tao. Dahil sobrang dami talagang dumating na tulong sa amin, guys. And we are really, really thankful, especially for the Tacloban people who helped us. Sila talaga yung pinakaunang tumulong sa amin nung tinamaan kami ng bagyo. Kasi hindi na siya basta ulan sa amin, hangin. But may dalang storm surge siya since malapit kami sa dagat.
hindi maganda ang epekto nun sa amin. So from dagat, may mga bahay pa dyan, and then the highway, and then next nun na site is yung bahay namin. So if, just try to imagine ha, from dagat, umabot siya ng hanggang kabilang side ng kalsada. At yung mga bahay na nandun lahat sa coastal area, wash out po yun lahat. As in, kinain lahat. So, dun pa lang, malalaman mo na na talagang napakalaki ng naging destruction ni Odette sa amin. So, mahirap talagang ibalik ng mabilisan yung kuryente, yung internet connection, yung tubig. So, we decided to magpalipas muna ng ilang buwan sa Metro Manila and magpatuloy sa trabaho namin at sa maliit naming negosyo online. So hopefully, makarating kami ng maayos at safe sa bahay, sa Paranaque. So for now, enjoy nyo muna yung mga clips namin na nakuha during this trip and some tips and other information na pwedeng makatulong sa inyo kung sakaling mag-travel kayo this period or this time from Southern Leyte or sa kung saan mong point papuntang Metro Manila. So, enjoy! Bali, hindi na namin na video yung ibang clips dahil parehas kami ng asawa ko na napagod sa tagal ng biyahe. At masyadong ginabi na kami kaya hindi na kami dumaan sa expressway. Para maiwasan na din namin ang posibleng ticket at baka wala na rin bukas na RFID booth sa ganitong oras. At sa hinaba-haba nga ng biyahe, nakarating din kami ng 11 ng gabi ng safe at walang aberya. Kung kayo din naman po ay magbabiyahe ng malayo kagaya namin, nawa po ay maging ligtas at maging maayos din po ang inyong biyahe. So hanggang dito na lang po muna. Sa susunod po ulit. Maraming salamat po.